And maying hapon sa inyong tanan, mga idol. Balik ko tayo sa itong game number 2 sa Imaragapan nga tournament, Games of Future 2024, Beast Coast versus Jajimon, Echo 4, Echo 4 Mac, Daring Napita, mga idol. Natay mga change of heroes, daring nga ipang pick on both sides. Dari sa Beast Coast, natay Tekis. Tapos, we have Nature's Prophet, Daring Napita, for Jajamons. Okay, so Tekis, I think solid ram siya nga Tekis. It's pwede siya i-5, pwede mo siya i-4, so it depends, di ba? Kung naay mas pabor nga pwede niyo i-4 na hero, pwede ragin mo adjust ang Tekis sa 5. Same po dari sa Nature's Prophet, there's no 5 or 4, solid yapon ang Nature's Prophet. And ang style karon sa NP, mga guys, is garage na sila o earn ang Nature's Prophet karon into vessel. Guys, no, ayha din sila mag-build o big items nila. Mapa Atos Man, mapa Axe Bakaha, diba? Or Rush Hex ba? Or mag-Maelstrom ba? Nature's Prophet. So, dagan kig options ang pwede mag-build sa NP. Pero I think iyang one of the core items din sa atong Nature's Prophet is ang iyang vessel. Since dali pa kayo masudla ng iyang vessel, since all over the map, pwede siya maka-teleport, pwede siya maka-appeal sa team fights, di ba? Mahal dyan na. And that is for Ekpo 4 Mech. Second pick to the Aring Dapita na nga tol. Let's see, this is a second pick ni Vovopi, my captain sa Jajimons. We have the Lion for Ekpo 4 pack. Manya, nag-shaman sila. Uy, kani, oh, morag yun halaga. Balabaliho ng Lion. Lion sila, bro. Diba? You can stun Tekis mid-air. And good spell kaya itong Lion 4. That is able, especially kiting anong mga heroes dira sa Bisco. Especially pag makuha na ni Shard ang atong Lion, guys. Annoying kayo ang multiple life drain plus magic immune tagid siya, no? Tas yung kuha pa yung level 10 talent is katong mana drain slow. Diyos ko po, good luck na lang. So, Beast Coast, third pick sila, Batrider, Diaring Napita. Okay, solid. Pero stick gapon sila sa ilang Alchemist. So, marag ilang picks similar to Gaming Gladiators ang ilang birada. So, Beast Coast karon they want a carry nga medyo aktibo kaayo. Pero ako for Jajimons, Daring Napita, interesting third pick, guys. Pudge, Diari. So might be a carry Pudge, it might be an offlane Pudge, no? Kung offlane nga Pudge niya, okay gyapon since he has the Lion dari for easy setup sa iyong hooks. Wow. Before Park. So yun lang, fourth pick Daring Napita. I think they should pick a mid laner dari para mas ma-open. Pero ang atong unforgotten hero, guys, nung dating OP kayo, karon usay na lang gaka-pick Spirit Breaker. Annoying ya po siya in some point, ang atong Spirit Breaker. Pero unlike dati, manggod nga grabe dati, oy. 10 seconds. Grabe, dako eh siya damage early game pa lang. Dako na damage ang Spirit Breaker. Murang naka-OP sa iya, ha? And early game, manggod sa una, dalira kayo siya maka-clear out wave. So, kato siya, ginerf na siya karon. No, so it takes time pa para sa SB para maka-clear out of wave. Buti na para sa una mo nang di na gid siya priority pick unlike dati. Okay. So, Spirit Breaker, solid pick ba ang SB? I think okay raman. Especially pag makuha na siya sa iyang shard, no? Sa iyang mga padong tanan tas timing naka-bulldoze siya. Good speed kayo ni. Puro target ning duha ka hero sa Bisco Soul kaning Art Bat Rider. Radiant gets the ban. And fourth pick for Bisco, we have the Morphling. So third pina 33 nga style ni Tundra. Offlane Alchemist ni, guys.
offline alchemist ni guys, no? Nga sige rag istakan sa triangle, no? Actually, okay raman ang offline alchemist. Since dali ra siya maka-farm and mostly active mong siya diretso. Okay, pagkuha siya ng regions, mag-dagger diretso. Diba, pwede ra dyan kaya na siya nga build for the art na to. Oo. Ito nga pero napita mga tol. And for ato dere sa draft last pick ang Ekpo for Mac during the Piton mga idol. Let's see. So Ibirada nila last bans. Right for Mac ban sila pang no. So convince nagit sila nga ni Offlane Alchemist. Solid ba yung mapanggo si Lumpy ganina ba? Solid siya mapanggo ganina par if nakakita mo sa game number 1. At si mga idol. Pungka. Okay, ang giban sa Ekpo format. Let's see, sa Beast Coast na rin. Huskar? Ang ilang giban? Simple baka nang mag alchemist no? Mag protect pa sila sa alchemist or ember ng Beast Coast. Mag ember na sila pwede Japan no. Ito na rin napita last ban mid kuwang nila po natin sa Ekpo for Mac or kung mid ng SB patakama o medyo libog man sa dagat po for Mark sa ilang draft ba eh. Hindi ka makaingon kung asang mid ani. Flame baka ani. Pero Keeper of the Light ang iban sa Beast Coast. Kapoy na sa lahat ng Kotol first game guys. So last pick, Tiny. For Beast Coast during the Pita mga idol. So, Tiny... mid. Sakto ba? Okay mag-gabit ng Tiny guys. I-pick nila ni Tiny for the SB. Okay, wall ga charge ang SB. Insta-cancel na nasa avalanche sa Tiny. Hindi na nakadulang SB no. I think mo na yung reason nga nung nag-fix sila ng Tiny. Pero, nabay makakait sa Tiny during the Pita? Yes, nag-yapo. Nai-unpin na to, nai-lion. Diba? So like, di ni maka-item kayo ang Tiny. Delicates po ng Beast Coast. During the Pita. So let's see. Or basically ga-predict po sila ang Beast Coast during basta mag-pack ng Ekpo for Mac. Pag mag-pack mo, hanapit na may Tiny na rin para sa inyo. Pero there's the last pick. Orc Warden. Kadagan mag-hero na rin sa mga Jejebon guys. Kanina nag-SF sila. Karoon na napod sila yung Arc Warden and we have a Podge Carry ni Kuman di aring Dapita. Kakuyaw ba di ay Chuy? Kakuyaw ba di Chuy? Anong judgments? Dagahan kay sila hero. Di na to mabalaan kung kinsa ilang hero dyan ani guys. Wait lang. Ayun, ay, nandiyan yung stream mo dito, sir. Wait lang, sir. Naglo-loading pa atong stream. Loading ins. Wala akong makita. Pero mga idol, before ta mag-start sa tanduwa, ay magkalimot og like and share sa atong broadcast diaring Dapita, mga idol. Ha. Naka-live to ka sa Facebook. And at the same time, live po ito sa atong YouTube. So, mga idol, live ito. So, ala pa rin pa ya. Alright, get ready. Look, guys. Take care of time, you know.
wala pa ko yung nakita sa itong model. Relax sa mo diya. Wala pa rin ito. Patay. Patay tayo dyan. Ala, may rambula na ba? Wala pa mga first blood. Last mo nga ito laki, medyo hinada yung net dead to. Sa itong HQ. Ayun! Good snap. Ayun pa. Ayun. Good snap. Sige, pa-full screen na lang. Okay lang. Alright, let's get started. Who is ready to go down? Ayun. Ayun. So, natin sumbag kay ganina, kaso walay nangamatay. Mga eyeball. So, goods ra. Ang atong duha ka teams diari gapita. We lose together Vitaly of Lane Alta Papart. No? Tekis Alchemist ko sa Giga Combo. Oops, was that me? That's a bit of all right. Ito to rin mga Papart sa... Vitaly, uunin nyo na ba kailang lane ganina sa my top? Itong Timber Hoodwink dito. Wala nang network ang uban lane, amin ang bottom lane nila dito, sayang. Ngayon napilde sila sa rotations, mga good. Yung nakabog-tik-tik, pero delikado dari. Si Vitaly pa, stable concoction dito. Okay, pop, one more right click na lang si Vitaly dito, pita. Buhi pa Japon mga tol. And he will live. Si Bobo Pain. Good sir. Grabe, level 1 pa lang. Gusto na magpinatiyahan ang both teams na rin. Easy rin kayang set up dari sa Hook. Hakanay Lion tournament eh. Kaso nga lang, Hook! Oh no! Vitaly with a crucial mistake din to si Alchemist mga idol. The first blood is brought to you by 747 Live. Every 500 load, 5% cash and bonus ang inyong madawat mga tolls. Ang supin nyo lahat, register na mo. Ang pin naman sa Bistock Nation page. Para sa details and para makapil na mo sa atong prediction group chat. Ayun. Lumpy, delikato. Okay. May po problema nga itong mga tiny. Dari mga totards. Pabutil yan ha. So. Arc Warden mid. I think pabor ni sa Arc Warden. Ano, hindi na ako pero nagkakita ang Arc Warden ito tiny match up. Pero kasagara makita na ako Arc Warden versus melee. Sabot pwede kayo ng mga dali kayo makahit ng mga heroes. Ma-own yun sa Arc Warden ang lane. Ayun, jump slide. May nagbabalik. SB off lane. SB off lane mga idol nga. Alingasa kaayo guys. Pag maka-item. Isa na nerf na lang SB Alingasa, kaya pa niya siya pag item siya guys. And Lumpy, okay. So, middle lane, still doing good man versus the Arc Warden. Oh, naging times na masaya, dapat na sakto magod yung pag-lane ng Arc Warden. Kay kung kalawan kay kamo, lane sa iya guys, iya yung kambulihon. Sige na kag paulanan dira o Spark Race. And Puman, di ano lang ha, what the flower. And delikado siya dira eh. Stable concoction. Pero walay blast off dari si Moose. Ilapap itong isu. Pwede yun dito mamatay par kung nag-stick siya plus ano, flower. Mga Lumpy. Good sira, pero meanwhile dara yun nalalitan teleportation given kay Alpha ng Jay Moves. Medyo ni overextend atong Tekis. There's the hook. Not connect. Sayang kayo mga papart, pero right click. Isa na lang unta. Okay. Moves. Gakahilan siya dara. Napa siya Fairy Fire. Is making a lot of space during the pita para sa yung mga kuban. Pwede pa galing siya mabuhi par. Pwede pa siya mabuhi dara. TP. Napa stun? TP na. Huwag niya kita nawang mana. Gusto niya sayang-saya ng oras sa atong Lion guys. Nabuti na ito siya tower.
And Vova Payne will get that kill gapon and the XP. Plus, maka-uwi pa siya balay ani pa. Awkward then, dari sa may middle lane. Good Stroman yung last hits dari against the Tiny. And Tiny is surprisingly doing good put against this art. I think ang kanini boss 1 ya, itimo na ni katugyap ng vessel type. Pero, okay. Boss 1, delikado daw ito. Nirotate regard and take is. Nirefill ata to part. Ayan ako. Ah, itong Earth Spike into the hook. By teleportation. Yes na. And literally will go down. And tanawag yung strength ni Nature's Prophet, guys. Annoying kaya, basta na NP, no? Abin yung kaya, pero kalitrag mo 3v5, ah, 3v2. Ang away, na NP. Muna yung nakalain, diha. Take my hand. Na 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 na. Middle tower is hanging on by a brick. Dire is scanning for enemies. Probably arc ward then. Dari sa itong middle lane. Lampi, okay is siya raman iyang lane guys. Okay siya kakaunsa dari. And natin rotation from both supports dari sa Beast Coast. Going for this middle lane. So na lang, maximize ni catapult sad guys, no? Yung maximize din ba ng catapult nandiyan? Okay kayo. Dala secure na sad sa runes dari. Diba? Nakuha ni Lampi ang runes. Okay kayo. Mara gina problema ron, no? Spama na kag Spark Rate Tormenta ng ano, Arc Warden ano, na siya level 6 mga tong Arc Dragdavita mga tol, no? So ang problema lang ganyan ng Arc, pag wa siya rune nga makuha, passive gini siya nga hero. Passive gini siya nga hero guys early on. Later pa rin siya pag makatabel travel, kaso nga lang nindot king nga hook kay Kuman, Moose delikado pero niambak siya pabalik and Moose still alive for now pero nakapatay siya din tog Lion. Before po siya namatay dari eh. Killing spree si Vova Payne. Dito mga tol and Kavis. Gano'ng mga hooks ni Kuman. Oy, wala na galit yung Earth Spike ha. Patay na hook niya po niya. And another hook na po. Gikan kay Kuman. Alright. He's on fire right now. Siyang Alchemist. Gipaakpal. Delikado pa rin vitally. Okay. Other Avalanche. Toss back dito sa may Tekis. Kuman delikado. Gitabangan nag-upat dari ng Dapita. Yung pang boot hala dari sa may Tekis. And Kuman will go down dari siyang Pudge. Makuha dito ni Lumpy. Minimot sa kitang rotation. Pero Alpha Ninja is planning something during the pita. And I think this is a bad idea para sa iya ha. Bye sir. Upsa. Dito. Ang atong NP. Naglakaw-lakaw na siya part niya. Padungong ditanan sa iyang Beast Coast. No, Kuman naka-smoke dari sa may middle lane. He wants to snipe somebody. Parang Lupita, kaso nga lang, Arc Warden ang delikado. No, once the press, save ni Kuman though, kung dool si Kuman. Yes sir, na-save siya dito. Pero narito mga long range ng nukes direkikan sa Beast Coast and he will go down moves. Pwede pa mabas lang diari. One more one hit na lang. Ikan kay Alpha Ninja, pero gihatag ito kay Kuman para sa yung additional flesh ship stacks dari sa iyang punch mga tol. Going for the axe na dari yung atong Pajibar, no? Vova Payne, naka-smoke siya, is going for this middle lane. Alright, ano ito kung maplanohan nila nagsakto ah. Ang kaning mid, kaso nga lang si Kuman ang iplanuhan. There's the unstable concoction. Delikado, pero medyo tanky si Kuman dari. There's dismember, kaso easy cancel lang itong kayagikan kay Lumpy. And kaubo.
Dito si Coleman. Medyo aggressive na kayo sa part. And po, another kill na po. Bye bye. Toss. Toss, di kaabot. Abot na dyan. Hindi maabot, sir. Abot na dyan. Pero lumpy, delikado. Na-charge siya na rin sa Spirit Breaker. So, nasa Levision na to. Low, halusa na rin. Ang viscous mga to. Hinay-hinay sila di ha. Kaya mga ligsan sila sa Spirit Breaker. Tut-tut-tut-tut. Naligsan. There's another strike. Lumpy, mamatay ba din na pita. Pero napad rin si Pike there to save the day. Para sa viscous mga idol. Pero patay. 2-4-2 trade na rin na pita. Jump slide. Ganda-gandakan. Pero medyo healthy ba rin ang Spirit Breaker. Buhay pa. And Kuman with the hook. Sayang lang, wala na igo. Minutes rune, double damage dari atong morphling. Alright, and jump slide din dito yung rotation na is going for his ano po karon si jump slide Midas. Okay raman Midas kasi kay early game dugay kay makafarm ang SB mo good. Tapos ang imo charge mas gusto nimo siya gamiton anong mga kills early on dili pa ano mga clear of wave pa kayo. Kalas yung king mana na. Radiant might want to haul some ass down to their bottom tower. All they still got one. Okay, Alpha Ninja. Medyo sayura ata siya na-teleport ha. Hali tong Earth Spike. Hali tong Hawk Moose. Delikado diyan rin napita. Pero si Vitaly naglibo kung kinsang iyang stunan. Kaso nga lang, kumandari. Napatay na to si Moose. And plus one hit, plus ship stacks na to. And kumandelikado dari. There's the Firefly coming from guard deck and guard deck na rin gisunog-sunog ito ng Dapita. Another unstable concoction. Lumpy na ba siya stun di aring Dapita mga tol. Still chasing on. Nice 2-man stun gikan kay mapupan nga Lion. Pero napot rin si Boss 1. There's a Aryang Arc Warden protecting the supports na rin coming from Judgemons. Delikado. Lumpy na rin Abatos. Kaso crit sa iyang natos. Delikado siya na rin Dapita. Naroon dito ang magnetic field. Another 2-man Earth Spike gikan kay Vovo Pain. Delikado rin si Lumpy rin napita mga tol. And Alpha Legion yung tipid rin para mapatay ito si Lumpy. And Lumpy will go down exchange for his life. And Vitaly rin napita. Delikado si Moose bago pa niya nabuhi. And Vitaly will also go down. Moose, delikado. Itabakan na sa dua ka heroes dere. Naku po sir, bago pa ka nabuhi. There is the naku spark rate ng lupad na bago pag isa ni tipi mga 10 seconds ago. Patay na po dari si Moose. And Judgemon will get that double kill. Meanwhile doon sa my bottom lane or pling katingaon pud yung mga jajabon karong parda eh. Kurso na kaayo mga jajay packs. Kurso na ka sila karong pars. Take my hand. Balance the scale. Uy, nafunin G. Uy, nakapatay din siya sa Morphling. Na-snipe ata sa ulti ni Apar. Ito mo't anong ward nila sa ubos. Okay, ayos. Ayos din ka, kuya. Radiant's bottom tower is getting obliterated. Tell Dire's middle tower is in trouble. Kind of way it's being destroyed. There's my middle lane. Birada to tskina. Tower. Kagohan na. And napita po dagger atong piney. Ito yun. Ako ninja with that crucial kill ito sa atong may Morphle na nakilatan tayo ito sa Wrath of Nature ba? Pero to ana lang yung bigay ng charge dari para instant cancel to sa flame break guard deck gadagandagan with the cover sa firefly kaso nga lang nasin to si air nga pwede siya another strike with the hook na himo panog set up human another stack na po siya flesh hip just colored. I'm afraid later on pag mag stack ni ayong iyang flesh hip abot ni size mil yung HP ni ba karo ay HP rin mag 2000 na par 2000 wala pag i-on so 2-5 ata na 2-4 tapin pag ma-on. Plus, tapos si Ags karon napit na. Oh no. Ay, ni Kuman ba? Mga ano kay hero guys ba? Unorthodox. Di mga... Tag na. Ano sabi yung hero under ya? Uy, yan napatay si Boss 1 dito. Sa may middle lane. Pero gifinger dito si Moose. Moose will go down.
Parang sila ilay na daw dito, pero lumpy. Hindi night, sir. Dagger reveal mo dito sa itong Tiny. Nang nakaubo. Pero tura. Pike, they get that kill. Pero hala, kasi Command rin. Nakihis dito. Gusto at itatakon rin si Pike. Tapos si Lion stun. Kailangan mo connect a stun rin sa itong Lion. Yes, Pike will connect. Kasong alam, minute game at nilampit dito sa my backlines. Yung disrupt itong combo para sa Jejemons. Pero okay, Jejemons karoon galagandagan. Alpha Ninja pack. A stable concussion will hit him. Patay siya rin dapit tayong Kuman. Matang kahis na itong approach. Si Bat na lang sakto siya. Okay. Oh. Tiny. Sabat tingali sa ilang. Ano, may dagger ang Tiny, ha? Tunay nagsaba sa ilang par. Take my hand. Northward din. Sige, nakamidas na rin. Next item, Ani. Butch of Travel, surbol lagi ko para magamit niya ayo iyang Tempest Double di aring kapita, kaso nga lang yes, nag-Tempest Double siya tari, kaso namatay siya, lumpy ni TP out lang atong Tiny guys and will be safe, patay iyang kaugalingan, patay iyang Double napay pataban dito nga Nature's Prophet sakita na eh. Ah, ang sakit kuya Eddie. Mm-hmm. Okay, there is my middle lane na pwede abatos dari atong Tiny. Lumpy being active current for Beast Coast. Flame Break will connect ito sa atong Lion. And gilabahan sa Christmas Light na rin kapita. Pero Alpha Ninja, natipi siya dari. Charge it, and sa Lurapon. At sila kasi naabot ito pa rin. Fonsi Buhaton. Huh. Okay na, napot, Avatos. Okay, kaluoy ba ni Alpha Ninja? Astang sukian na, pero okay, na dito ang charge. Kaso nga lang, disrupted itong Dapita sa Flame Break. And Alpha Ninja still alive for now. Moose, delikado pa rin Dapita. The Mana Drain is there and Moose will go down. Pero yung Dutking ahok. Pero Lumpy, itos dito siyang kauban dito si Kuman. Kaso nga lang, Lumpy will exchange his life dito sa yung ibuhat. And 2-for-1 exchange in favor dari sa mga Jejemons. Karabi Jejemons, ganyan na sila sila. Ang ganyan naman po dahil si Kuman di Aripar. Sa iyong Pudge. Pag inangat ko yung right foot, sasabay ka. Ang libo-libo. Naririn na. Ang gabi natin ka na. Radiant's middle tower is about to be a... Ah, tingin ko. Pero dari sa may bottom lane, Kuman, delikado di ka, kahilis dari kay Vitaly. And patay si Kuman together with Vova Pain. Dari sa may bottom lane, anapod na yung balos-balos nga kills. Oh. 18-18 na itong score guys, no? 18-18 na itong score. Grabe ka ka even ng fights during the Peter between East Coast and the Jejemons. No, Jejemons pa dari kay, medyo off-on ang ilang ano dari. Tirada. Dari si Pike. Going for the Manta style lang itong Morphling. Big gets. Ang gilingkin siya una. Tungod sa Lion SB Mangod. Annoying kayo parang Lion SB para sa Morph. So, sacrificial na lang ng Manta diyan ang first item. Pero si Kuman, nana po yung nabingwit diyan rin Dapita. Alright, Moose will be the target. Another flash ship stack para kay Kuman. So far, ah, nindot kayong accuracy sa hook ni Kuman, guys. Marami ka nindot ang accuracy. Alo sa mga hook niya, ga-connect permanente. Check, ma. Ay. Dari, Pike. Kapit na yung Manta, mga sir. Relax lang daw mo kay Pike. Dari, ito, more playing ng hero yung Pike kanyo.
Minoa Vitali da rin. Actually, uy, sakto nung hindi mag-i-off niya yung Radiance, guys, ha. Para din siya mapangka nga na siya da rin. And let's see. Vitali. Ulat siya makauban. Kuman, delikado, pero manakamatikod. Nga itong punch da rin na pita. There's the stun coming from the Alchemist. Kaso medyo sayo-sayo niya gibuyan. And there's my backlines. Nakadito ang Lion. Asap na, namatay gilubong. Pero nasa buyback da rin na pita. Gusto ato maaway ang Jejimon da rin. There's the Atos. Ipataplin daw. Gusto i-hook da rin ni Kuman. And Kuman, gusto siya mukhang flash ship stack. Yes, will be successful getting that stack. And move. Delikado da rin na pita siya. And there's the finger to burst him down. And patay pa da rin. Doon kay Heroes da rin sa Peace Coast. Meanwhile, Dari, nagkipaak si Coolman, Dari. Medyo tanky atong punch mga idol. Ang Vitali, siya ang tatargetan. Pero triple kill, Dari, si Pike, si Morphling. And, okay, Vitali, gusto nung tamang nabla. Yes, nakatabla siya sa atong punch. Pero natin buyback sa atong Nature's Prophet. Kaso nga lang, delikado, Dari, si Jumpslide. Jumpslide, is still able to stick away. And nakatakas pa, Dari. Pero gilalaman kayo, Christmas Tree. One more hit na lang siya. Adaptive strike. Poop! O, sa, o, nakill dito. Para kay Pike. Dari sa iyong Morphling. Palasong man, mga sir. So yan nga ito, kung ipadaplin to yung illusion ad to. Tapos nahook to ni Kuman. Ito ni nga at tingali ka pangit ang teamfight para sa ano doon. Para siya ka mga Jejimon. Take my hand. Hey, don't get pizza. Tom Tekis. Wait for the use. Alright. Ang atong bisko. Sakto yung lang scan dari. Sino ang naana dito ang atong Orc Warden and patay na po dari si Boss One. Abatos and the damage is just absurd. You can see PC goes, guys. Tiny plus ang tech is halos mamaduan. Okay. U1 tower, ayap pa nabuok. Okay, and good spot for PC goes. Medyo open nilang mapa ron. PC goes, and minundot po niya kinana po yung dagger dali si Gardek sa iyong bat rider. Oh, this dagger pa lang. Pwede sila makakibog ayaw atong bat. Nakabakop sila isa. Di ba din na kailangan tayo ni unang mga bakperment eh. Okay, fine. You can look. It's kind of funny. Vavoping. Pero sa may bottom lane. Hindi ka sila makill. Kaso na-scoutan sila sa bomba. Pero I don't think nakita ba? Uy. Na-DC si Alpha Ninja dari guys. Ay! 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 Pag-ibig. Sipa. Tagal sir. Nabisi si Alpo Ninja guys, boto atong computer. Okay, let's see. I'm getting this. Radiant does not like Dire's bottom tower, and it shows. Okay. Ayan. Okay, mga tol. Palaktirin na dito Morphling. Mayaman na atong morph di aring dapita mga sir na going for the kanda na nanapit sila na sa Upnantra which is the spirit breaker. Nindot kaya tos bakikan kay Lumpy daring dapita and Lumpy making the place for these calls over and over again and baba pa yung delikado dari pwede para masundan dari atong Lion kaso nga lang nakatipi out na siya dito and you'll be safe.
atong Lion Nice. That is the boss one. Hindi punta Arc Warden kapit. Kaso nga lang, sige siya kapit off, manggod. Makaipod kayo ng Biscos o pagita pero sa Arc Warden, no? And Tiny Tekis lang daan, makapatay na ng Arc Warden. Tiny Tekis, gabi kang burst damage aning gikan sa duha ka hero na ito, mga pa. Okay, boss 1, itry yung TP, gihatag ang gold. Dito sa Morphling, guys. Oh no. Dakura ba na gold kung mapatayin yung ano, ha? Tempest, double. Atong Alk? Ito kaya item ad to. Huwag ito makita. O kaya mga item check man good. Masa doon nagdipita. Punch this sa lakita. Si Victor, look at the damage. Patay siya direct sa mga idol. Na burst siya direct sa Jajamons. And Jajamons have the advantage direct. 4v5 atong away mga idol. Lakag pa ba sir? Na ata. Extend pa 1 hour. Ay, grabe said. Extend pa 1 hour. Isura ko naman makita, boss. Kyle Plantas, man. Isura ko naman, boss. Makita, boss. Paglamiin pa ni hapunan niya. Negate ka. Extend pa 1 hour daw si Alpolinji. Mga guys, kawa ka gets. Okay, joke ko. Pero, si Roshan. Daring napita. Will be taken by the Jajun Monster, eh. Last 5 minutes. Biscos na lang siya, nag-expect na nga ila o taong-tang Roshan, guys. Kaso, Jajamons na rin, pagka-kill nila sa Alk, nabalo na sila. Na it's time for Roshan na. So, Yan, sa galing cameraman, okay, dahil ipakita ang uban items sa kalaban. What's about? Paano ba ito? Shake my head. Naya's top tower is really taking a beating. Q-man. Dari, I think naka-ags na ni and going for the Shiva's guard. Nang atong punch. Dari dapit tapos mag-eternal shroud ni. Mani pinaka-the-best niya ay Timon. Sa atong punch. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last leg. Ah, tol, dari mga tol. Biscos aggressive yapon sila halag naka-ibis dari. At si Kuma nasap nun. There's the Abatos onto the hands of Morphling. Kaso medyo tanky nga tong Ugoy punch pero okay, nag-joke wrong guys. Matay dito itong punch. 2-1. Pwede siya matay dito. Nagaling naka-blink out siya dito. But that's the Aegis. Mura to guys. Wala pala nakapalag sa Aegis. Namatay rin siya dito. So, away nung din. Jump slide, na slide. Hearing the pita and lumpy. Ito, delikado. Pero si BKB there, hindi siya mag-upload sa rock. Pero lumpy there, na sprout, dismember. Then, na-control sa kanjo train. Kuman, buyback ka ba niya? Pero just to check, dock pa nito si Boss 1. Boss 1 will go down. Dari the pita sa yung Arc Warden. Pero patay po rin mid sa pita, si Lumpy and Moose. Will also go down. Pero Kuman, dieback nito. Pero mura ng real carry there sa Biscos. Si Pike. Si Pike nagalasong, si Pike na nai-damage dyan, si Pike nga waveform, and si Pike gagagodlike and during the pita. Hot Spirit Breaker ni try pa drag palag mga par, pero Pike is just too big para sa mga Jajamon karon. Grabe sa si Pike, uy. Sa kita, no? Morph, uy, busit na nga nga rin. Pag makaano na kanda, no? Up docents, ayaw. Sino ba to? And Pike, Mete Mani, last kita, kanda, butterfly ata ni or satanic ni kay Pike, during the pita, pero kung sa Jajamon na ako, storyahon na ako during the pita mga pal,
ang step up dapat ani tani Arthur dun ba yung Alway Polos par yung Polos ani sige nagpapatay na napatay na po dyan ano so 40 pag bayang ang gold guys moro na po nakapatay tower sa gold ana lain kaayo protect pike at all cost. Mura na sa biscos kay para madaog sila. Protect pike at all cost. Alas din problema. Mhm. Scan dito ang radiant mga idol, okay? Sakto lang na scan ha, kasi burakan kiburakan gid si Kuman. Mahilas sa ba ni si Kuman bay? Patay na, wala na gid. Ano na par action movie na pinatalikod pero delikado si moves but able to use himself lumpy delikado gina right click na rin sa itong arc warden and will die 1 for 2 in exchange na pita pero si Pike mo ng problema dari sa mga Jejimon kasi Pike ang galasong dari and Alpha Ninja nakita dari na vitality try siyang TP out kaso nga lang ito ang unstable ng Cox napatay siya and triple kill para kay Pike dari si boss 1 asap nan pag yun par make it a team wipe and peace coast dari wipe out dari na pita mga tol ang Jejimon na nagkamot na Russian team by kay kumpili sila pili ipadala sa Ukraine hahaha direct joke mga kaya boss Kyle direct humor mga kaya boss and okay Biscos padayo na sa pagpush during the pita Vitaly together with Pike pilis na niya mga tori tori dari kampana tuluyan ang gigising wala na dalisod dari ang ano par Jejimon wala sila yung right clicker arc warden unta ang ilang right clicker par kaso nga lang so ano is arc warden nga dagat kayo ma-unbox yan ay morph may tiny may bat rider may alchemist may alos ay ka lima kayo kami from Beast Coast ang maka-unbox guys sa or na lang kaya pa ba today no imis agkwitura pa na inapita si Alpha Ninja kaubo mga idol ito man hope Dire's middle tower is insured that thing is standing on its last brick. Okay, naka okay, going for Big Kibe dali si Kuman. Sakit na dyan. Na-feel na niya ang kasakit dali sa ano. Kaya adaptive strike tormenting ang spam sa morph guys. Pati ning ano, time ni. Pero Big Kibe, mamatos back siya, wala naman. Bantay mo. Mamatos back siya, wala na. Or malaso man lang siya. Wala na dyan. Okay. Out of the Lepita. East Coast karon nangita sila makill. Di are. And low, kayo ang Arc Warden guys. Di kagawas-gawas. Kayo sa mapa. Guys, madlock sila o mapita sila. Active si King Hero sa East Coast. Eh. Tiny Batrider Alk. Pura. Ay, natas. Sak manapod ko manasad. Manapod. Katulad niya na ning Ani guys. Katulad niya ning Ani. Natas. Back patay na po siya. Patay po rin lion. Bungagan pa sa Arc Warden. Wala na. GG na. Wala na mga Jejimon dari. Patay po ka. Labaw. Allows. Ay, hindi na kapalag ang Jejimons dari guys. Gusto ko na kaya ang ano. Pura pa. Dapat sa Alpha Engine. Triple kill. Para kay Pike dito sa yung Morphling mga tol. Pwede natay. And ni. Eh, para maka. Kahigda na ng Jejimon dya. Turo ng ligis pa. Tura pinag-extend na waveform Pike delikado pero na-earth spike dari sa itong lion pero muna na yung last hurrah para dari sa Majajimon mga idol in Beast Coast sure ball ali and Beast Coast will take game number 2 the Aring Dapita against the Jejimon
And napatay game 3. Padulungay mga idol, busa ay sa mong hawa diha. Pabalik rata for game number 3 after a short break. Peace out sa iyong tanan mga idol. GG guys. Allows na. Kita-kits later mga idol. Oh.